Nakatakdang dingin bukas ng House Committee on Appropriations ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Saan nakukunin ang pondo ngayong hindi nakasama sa listahan ng SSS at GSIS? Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa panibagong bersyon ng panukala, ang pagkukunan na lang ng pondo para sa Maharlika Wealth Fund ay ang 50 billion pesos galing sa Land Bank, 25 billion pesos galing sa DBP, at profits o kita ng Bangko Sentral na kinocompute pa lang daw. Tanggal na ang GSIS at SSS. Hindi na rin kukunan ng pondo ang pambansang budget. As we tackle the bill, we will put in place safety nets that will be the success of this project. Dapat masiguro na ang batas na maglilikha ng Maharlika Fund ay mayroong katapat na provision na magtatakda sa pangangalaga ng pondo ng bayan. Kasama rin sa mga binago sa panukala ang posibleng pagtatalaga ng apat na independent directors sa board na mamamahala sa pondo. Kahit naman inalista ng Kamara ang SSS at GSIS sa mga pagkukunan ng pondo para sa Maharlika Wealth Fund, posible pa rin mamuhunan dito ang dalawang tanggapan sa hinaharap kung kanilang naisip. Nauna nang sinabi ni Albay Representative Joey Salceda na makakatulong ang investment ng SSS at GSIS sa Maharlika Wealth Fund para makapagbigay ang mga ito ng mas malaking dibidendo. Pero matapos i-anunsyong aalisin na ang SSS at GSIS sa mga pagkukunan ng pondo para sa Maharlika Wealth Fund, inilabas ni Salceda ang kanyang computation na nagpapakitang matagal bago mabawi ng SSS at GSIS ang ipupuhunan sa mga proyekto. Mas maliit din daw ang kikitain ng SSS at GSIS kumpara sa Land Bank, DBP at Bangko Sentral. Ikinatuwa naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang amendment. Ayon kay PCCI President George Barcelon, magandang development ito at pinakikita raw nitong bukas ang mga mambabata sa opinyon ng iba. Sa kabila naman ng ginawang pagbabago, ang Makabayan Block sa Kamara ipinapanawagan ang tuluyang pagbabasura sa panukala. Kahit tanggalin pa ang GSIS at SSS sa pagkukuhanan ng pondo, maaari pa rin maging balon ng korupsyon ang Maharlika Fund. Kahit gaano pa pabanghin at bagubaguhin yung mga provision na nasa Maharlika Investment Fund Bill, nananatili yung fact na ito ay bulok na bill. Bukas nakatakdang dinggin ng House Committee on Appropriations ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Kapag matapos na ang pagdinig sa issue, posibleng matalakay na sa plenaryo ang panukala sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi.